nagkaroon na kami ng nagkaroon na kami ng play. Si Risa, napaka-effective na doon sa play. Ito, napakalambot pa rin ng execution nila. Hindi yung talagang very explosive execution. At least gumagana. Is there something different from how they play now and how they played before? Yan lang. Salamat. Coach, so kung masabi niyo sa comeback niyo yung third set? Yung third set? Tatlong set points yata yung season. Pakahirap nun eh. Laki nung hinabol namin. Parang 16-10? 16-11. Tapos sumunod 23-20. Siyempre, natutuwa ako kasi natututo na sila yung talaga. Maghabol ng maghabol sa bola. Intensity nila, medyo tumataas. Kaso bumababa, umakit, bumababa. Sayang yung second set na, kontrolado mo, kailangan namin yung second set. Then all of a sudden, biglang nawala. Saka sobrang madaming service kaya doon yung kalaban namin. Dun, yung third set, doon kami medyo nakahabol-habol sa kanila. Kasi ang dami nilang service error. Compared to service error namin, mas marami sa kanila. Coach, ano sabi ko ba lang ang system para natin? In a way. Hindi pa rin yung hindi pa rin fluid yung movement nila, yung kilos nila. Pero naintindihan ko naman sila. It's been 1.5 months. January 5 ako nag-start. Ano daw ngayon? February, ano daw ngayon? Ha? 18? So, tanga, barely 1.5 months. Tapos ganyan na yung naibabago ko na konti-unti yung laro nila. So, masaya na ako. Lalo na ngayon, yun ang kaya naman ako napapunta dito dahil sabi nila tulungan mo kami para masigurado yung pagpasok sa top 4. So, siyempre, nandun yung uphill na pinagdaanan namin both sides. Siyempre, bago ako sa kanila, bago sila sa akin. Yung sistema nila iba, yung sistema ko iba. At least happy ako. So, yung mga bata nakakabuhan sa akin. Gusto. How will you prepare for UP on Sunday? We'll just improve on our yung aming how to develop the reception, yung atake namin. But for now, medyo relax ng kaunti. Sabihin natin, I will not just be preparing for UP. I'll be preparing more on the game after UP because that's the most important game for us. UP will just fight against us kasi gusto nilang pumasok pa rin. They're still in contention. Ako naman, siyempre, gusto ko naman mabago yung laro namin talaga bago pumasok ng pagpasok ng top 4. Kasi mabigat na laban na yon. Twice to beat namin yung kung sino man yung number 2 na yun eh. Napakabigat nun. Either Ateneo or UST. It will still depend on the outcome of today's game. Pero, siyempre, either way, kailangan mag-prepare kami ng maaga kasi talagang established na team na yun eh. Yung sistema nila nandun. Hindi katulad ko. Isa pa lang. Okay, thank you for watching.